ibabahagi ko po sa inyo ay about sa karanasan ko sa ibang bansa noong ako ay nagtrabaho sa Singapore. Nagtrabaho po ako doon ng almost 10 years bago ko po nakilala ang aking asawa. Karamihan or noong wala pa ako, yung bata pa ako, nang pangarap ko na talaga yung pumunta sa ibang bansa. Kasi ang akala ko, magandang buhay sa abroad, masaya, maraming pera, yayaman ako. Tapos yun ang nasa isipan ko noon, nung bata pa ako. Dahil may ate ako noon na pumunta sa Jeddah. Kaya siya yung na-inspired ako na pumunta sa ibang bansa. Gusto ko din siyang gayahin para matulungan ko ang aking pamilya. Actually, I'm a single mom. And I'm the oldest to our family. Kaya ako yung breadwinner sa aming pamilya. Kaya nakipagsapalaran ako sa ibang bansa dahil akala ko magandang buhay doon, yayaman ako, mabigyan ko ng mga kinabukasan aking mga mahal sa buhay. Pero nung pumunta ako sa Singapore at nakipagsapalaran, mahirap dahil ang sakripisyo, unang-una sakripisyo na iiwan mong iyong mga mahal sa buhay. Ang aking anak noon ay almost 3 years old ng aking mga magulang, sila ang nag-alaga. So, nung nasa Singapore ako, sa Banyagang bansa, di pa ako marunong mag-English noon. Yes or no? Okay, yun lang. Akala ko magaan ang buhay of OFW. Magaan ang trabaho ng isang katulong. Pero ang hirap pala. Mahirap. Pero, lahat ng OFW, kakayanin ang lahat para sa kanilang mga mahal sa buhay. Para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mahal sa buhay. May ahon sa kahirapan. Kaya, maraming mga ating makapag-Pilipino na pumupunta sa ibang bansa para makipagsapalaran. Hindi natin alam kung anong ugali na magiging amo natin. Katulad ko, nung nasa Singapore ako, sa una ko naging amo, mabait naman sila. Pero, ang tingin nila sa'yo is really katulong talaga. As in, maid. Kasi, ano yan eh, kanya-kanyang kapalaran yan eh. Kasi may mga nakilala din ako mga kapwa nating kababayan sa sa Singapore na magandang mga amo, mababait, nakapag-day off ng every Sunday, tapos may public holiday pa. Pero yung sitwasyon ko noon is just about one day off lang sa isang buwan. Ang akala ko noong mag-asawa lang yung amo, pero hindi. Marami sila, may mga apo, tapos may matanda, na mahirap. Masungit yung matanda eh. Pero yung iba naman na apo mababait. Pero yun lang, na kahit ako galing sa mahirap na pamilya, dahil magsasaka lang aking pamilya, yung pamilya namin isang kahit isang tuka. So, nung nasa Singapore ako noon, mahirap. Dahil kunting kamali mo lang, makakarinig ka ng hindi ka nais na salita. Halimbawa, pinabili ka ng amo mo. Siyempre, hindi nalala na may pila. Mapapagalitan ka. Ang dami ng mga masasamang salita na marinig mo sa kanila. Pero wala kang hindi ako makasagot nun siyempre, bago pa lang ako noon, hindi palaban, walang alam sa ano ba yun, sa batas. Kaya tahimik lang ako noon. Sa una kong amo.
Tapos, pagkakain pa. Hindi sila gumagamit ng serving spoon. Na, kung ano yung tira, yun ang kakainin ko noon. Tiniis ko yun ng mga dalawang taon. Pero mahirap eh. Mamimiss mo ang mahal sa buhay. Pero ang inisip ko noon, nung naramdaman ko na yung hirap ng pagiging OFW, tinanim ko sa aking isipan yung kinabukasan ng aking anak at paano matulungan aking mga mahal sa buhay. Unang-una, aking mga magulang. Gusto ko silang mayaman sa kahirapan. Kaya ako nasa ibang bansa para makipagsapalaran. Pero mahirap kasi mamimiss mo ang iyong mga mahal sa buhay. Lalo na kahit na mahirap ka, kahit nagkaling ka sa mahirap, pag Pasko, masaya kasi kasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. Diba? Kahit konti lang ang handa, salo-salo. Kahit konti lang ang ulam, kahit ano lang ang ulam, pag-uong at mantika, toyo, masaya na kasi kasama mo yung mga mahal sa buhay. Pero pag nasa abroad ka, minsan hindi mo malunok kung ano yung pagkain na nasa harapan mo eh. Masarap, pero naisip mo anong ulam ng aking mga mahal sa buhay, anong ulam ng aking pamilya, ano ang ulam ng aking mga anak. Lahat titiisin mo. Lahat-lahat titiisin mo para sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya nagtisa ko doon sa amo ko at tinapos ng dalawang taon na kontrata. Hanggang sa bumalik ako ulit sa Singapore sa pangalawang amo. Okay naman. Kaso, ano eh, delay alisa ako. Tapos, hindi kami magkaintindihan yung mga amo ko. Kaya, nagharap ko yung mga amo. So, nakaharap ako ng amo na medyo mas okay naman. At doon ako nagtagal ng mga 10 years. Kaya na parang asot po sa kami ng amo ko. Ang point ko, yung ginawa ko ang bigyo na to. Akala ng iba, masarap ang buhay sa abroad. Pero hindi po. Marami sa ating mga kababayan na nagtitiis. Nagsakripisyo para matulong kanilang mga mahal sa buhay. Malayo ka sa iyo mga mahal sa buhay kung nagkasakit ka or mayroon kang sakit. Maalala mo yung pamilya mo. Mag-isa ka lang. Minsan, kahit na masama ang pakiramdam mo, magtatrabaho ka pa rin. Dahil kailangan mo gawin ang trabaho eh. Hindi naman lahat. Hindi mo naman lahat gawin trabaho mo. Pero imbawa magluto ng kanilang pagkain o kaya maguha sa mga pinggan. Yung mga light job lang. Pero hindi katulad sa atin eh. Pag nasa sarili kang bansa, nagkasakit ka, siyempre nandun yung mga mahal mo sa buhay. Mag-aalaga sa'yo. Pero hindi. Kapag may sakit ka, kailangan mo pa rin magtrabaho. Iyan ang buhay ng isang OFW. Hindi ho. Basta-basta. Pag Pasko, yan tayo eh. Pag Pasko, ako noon walang day off eh. Pag Pasko, hindi ako makapag-day off. Kaya nagpapasko ako sa loob ng aking kwarto. Bawal noon eh. Bawal lumabas. Kasi nga, day off ko nga, once a month lang eh. May curfew pa. Ang curfew ko noon, 8 a.m. to 4 p.m. Bago mag 4 p.m. dapat nasa bahay na ako ng amo ko. Doon sa una kong amo. Pero sa pangalawa, 6 a.m.
Pero bago ako lalabas, lutuhin ko muna ang kanilang mga breakfast, lunch, at maglinis ng bahay. Asa, map lang, map the floor lang, yun lang. Pero dapat nakahanda na yung mesa. Yung isang mesa, may dalawa kasi yung mesa, yung coffee table, doon sila nagpa-breakfast. So, ang ginawa ko nun, pag naluto ko na yung breakfast nila, i-prepare ko lahat ng kailangan nila sa isang sa coffee table sa salas. Lahat na nandun na. Mga pinggan, kutsara, lahat ng gagawitin nila. Yun na lang kakainin nila sa breakfast. Yun lang ang nasa microwave. Kasi silang mag-iinit. Din sa kabilang mesa din, sa dining table, nandun na yung lunch nila. Nandun na yung lahat ng mga gagawitin na nandun na. Pero yung lunch nila, sila na mag-iinit sa microwave. So, nalinis ko na, lalabas ako. And then, before 7 o'clock, dapat nasa bahay na ako noon. And I cannot imagine after my day off. Para kung hindi nag-day off eh. Para silang mga, anong kumain? Yung pinagkainan nila ng breakfast sa coffee table, nandun pa. Hindi man lang nilipit, nandun pa sa mesa. Ganun din sa dining table. Andun pa rin yung kinainan nila. Pagkakain lang, umalis na. Walang nailipit. And then pagdating ko, magluluto pa ako ng dinner nila. Kaya madalas after ng day off ko, stress. After na, kaya nakikita nyo minsan eh, madalas makikita nyo ang mga OFW na maayos ang forma, happy-happy during the day off. Kasi guys, that time, yung day off day nila, doon lang nila ayaw isipin ang kanilang mga stress sa kanilang mga trabaho. Kasi ganun ako eh. I went out to meet my friends. Kaya kung makikita natin mga kapwa natin, mga Pilipino, mga OFW na nag-picnic, nag-outings, pumapasyal. Doon, yan lang ang araw na masaya sila. Na doon lang nila kakalimutan lahat ng mga hard work nila sa kanilang work days. Kasi pagdating nila sa bahay, after day off, back to normal. Maglilinis na naman, magluto, maglalaba lahat all around. Kaya, after ng day off ko, makikita ko yung kalat. Yung kalat. Kasi twice a month ako mag-day off na noon sa last na employer ko. Mabait naman sila, yun lang ang nakakisa sa akin. Ang kalat after day off. Sobra. Parang dinanan ng tornado. Minsan, iiyak ko na lang eh. Iiyak ko na lang. Habang nag-uugas. What to do? Gusto ko mabigyan ng mga kinabukasan ng aking anak. At matulungan na aking mga magulang. At aking mga kapatid na rin. So, hindi ko basta-basta. Pag Pasko, gusto ko man lumabas. Para kahit paano, maramdaman yung Pasko. Pero hindi pwede. Kahit sabihin mong pupunta ko sa church, hindi pwede. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng lumabas eh. Lalo kasi, maganda pag Sunday sana, makakalabas ka. Pero pag during the weekdays, hindi pwede. Kaya madalas, nagpapasko ako, mag-isa sa loob ng kwarto ko. Kaya, kapag narinig ko yung kantang, sa araw ng Pasko, naiyak talaga ako. Kasi namimiss ko ang aking pamilya. Ganun na ang aking anak. Ganun din pag bagong taon. Bagong taon, nasa kwarto lang ako. Nasa kwarto lang ako kasi bawal. Hindi ako makapag-day off. Kahit sandali lang. Kahit few hours lang. Hindi ako pwede mag... Kaya, bagong taon, nagtatrabaho.
Pero ang inano ko na lang, iniisip ko na lang, ang aking pamilya, may ihahanda sila sa Pasko. May ihahanda sila sa bagong taon. Lalo na ang aking anak. Meron siya matatanggap ng regalo. Mabibili kung anong gusto niya. Pero I thank God kasi ang aking anak hindi maluho. Doon lang ako very proud. Very blessed ako dahil ang aking anak. Kahit alam niya nag-iisa siya. Alam niya ang value ng pera. Alam niya kung gaano kahirap kitain ang pera. Kaya hindi po siya maluho. So, nagtrabaho pa ako doon. 10 years. Mahirap eh. Tiniis kong hindi umuwi. Nang ilang taon. Kasi, ang ginawa ko noon, instead na pang plane ticket ko, sinabi ko na lang sa amo ko na cash na lang. Idagdag na lang sa savings ko para paggawa ng bahay namin. Kasi yung bahay namin, guys, totoo ito. Ang bahay namin noon, kubo lang siya. Pag umulan, ayun na, mga kaldero, kaserola, timba. Kasi umuubo. Ano siya? Umuulan din sa loob pag umulan. Pag bagyo yung tatay ko noon, tinatali yung bubong namin para hindi lipad. Kaya yun ang laging inspiration ko noon na hindi na ako uwi. Iperahin na lang yung pang-ticket ko sana. Pero I thank God dahil sa sobrang karipot ng amo ko. Kasi balita ko noon is about $1,000. Singapore dollars pag hindi ka uwi. Pero mga amo ko noon ang ibinigay lang. 400 Sing Dollar. Dahil ang kinanta nila yung pinakamurang plane ticket. So what to do? Kaysa uwi ako, gagastos ako. Maganda naman kung gagastos kasi makita mong pamilya mo. Pero ang inisip, ang goal ko talaga, mapaayos ang aming bahay kahit bubong man lang. So yun, ilang taon. Kahit gusto kong umuwi noon, mahirap. Dahil, pag nakikita ko yung bahay namin, yung masisira na eh. Kapag mayroong super typhoon, wala na. Kaya yun guys, ang naging inspiration ko para mag-work hard. Ipikit ko na lang aking mga mata sa mga stress, sa mga amo. Yun. Pero nagdarasal ako sa Panginoon na please help me God. Help me. I cannot do this alone. Sabi ko. Nag-pray na ako every night. Pray hard. Dahil sabi ko, miss na miss ko ng pamilya ko. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko magbakasyon. Pero hindi pwede. Dahil gusto ko man lang mapayos ng konti ang aming bahay. So, nagtis ako. And God, one day, God answered my prayer. Kaya po ako nandito na ngayon. Tapos, within, God gave me a man who loved me so much. Pero hindi po yun ang ibabay ko sa inyo. And then, nandito na ako. So, may mga friends pa rin ako na nasa ibang bansa din, sa ibang abroad. So, saan nagchat kami, so, nakikwento nila yung buhay nila bilang OFW. Sabi ko sa kanila, I've been there. I've been in that situation. Kaya, I can't feel. Feel na feel ko ang bigat ng kanilang kalooban pag nagsishare sila ng sitwasyon nila sa kanilang mga amo. Kaya, pinapayuhan ko na lang sila na stay strong. Pray. Pray lang.
Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya, ang payo ko po, sa mga kapwa kong OFW, lalong-lalo na sa mga housemaid na kagaya ko. Dahil housemaid din ako noon. Housemaid pa ako noon. Katulong lang pa ako noon. Be strong. Maging inspirasyon niyo po ang iyong mamahal sa buhay. Alam ko, mahirap. Pero, kakayanin natin. Kakayanin niyo. Isipin niyo ang iyong mamahal sa buhay na mabigyan sila ng masaganang buhay. Magandang buhay. Magandang kinabukasan. Yun ang gawin nating inspirasyon. Lalong-lalo na ang ating anak. Kung may mga anak po kayo, ano ko pong hindi ho basta-basta na hindi ho madali, mahirap. Pero, kakayanin natin lahat para sa ating mga mahal sa buhay. And don't forget to pray. Pray without cease because God never leave you alone. He is always there to guide you, to help you, and to protect you. He never leave you alone. Kaya pray lang, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Pray lang. Kapag may problema, doon tayo magdadaw. But don't forget, God is always there to lift up and make us strong. Have faith. Makakaya natin lahat ng pagsubok ng ating buhay. And God see that how you sacrifice, and He will reward you. Pray lang. So dito na po magtatapos ang aking short vlog pa ba to? Pero yung share ko po sa inyo is some is aking mga karanasan ko po. Kaya ko po ako naiyak dahil naalala ko pag Pasko. Lalo na ngayon magpapasko, hindi kami makaka-uwi dahil sa COVID. I really miss my family. I really miss my parents, my sisters, my brother, at aking mga pamangkin. Namimiss ko na rin po sila. So, ayun guys. Naiyak ako. So, kung kayo po ay isang OFW, huwag po kayong mahiya ibahagi ang iyong karanasan sa buhay. Dahil ang OFW, sila ang superhero. Sila ang superhero ng ating bansa din. Bakit? Dahil pumunta sa ibang bansa eh. Iniwan kanyang mamahal sa buhay. Nagsakripisyo para sa kanilang mamahal sa buhay. Kaya sila ay mga superhero din. OFW is a superhero. Thank you so much and God bless you all.